Napabilib ka ba sa lakas ni Ryan Garcia? That body shot in the 7th round, man. Ako, nabilib ako. Ewan ko lang sa inyo ha, pag-usapan natin yung lakas ni Ryan Garcia. Ako po si Pau Salud ng Powcast Sports at dito po sa video na ito, I will just react on that powerful 7th round knockout by Ryan Garcia. At sa mga hindi pa po nakakapanood ng laban, panalo po si Ryan Garcia via knockout in the 7th round. Bumaksak din po si Ryan Garcia in the 2nd round. He got up and he pushed with his attacks and yun, na-champion niya talaga with the body shot. So, isa sa billing or isa sa marketing dito kay Ryan Garcia is he's fast and he's powerful na mas malakas. And ang dami nagsasabi niyan. Pati sa lahat ng mga, pati sa mga write-ups, speed and power lamang. So what did we find out dito po sa, kumbaga, sa, dito sa laban na ito? Malakas nga ba? Kasi may mga nagsasabi na hindi naman sa lakas yan dahil lang siguro apektado ng COVID itong katawan ni Luke Campbell kasi nga po nagpositibo sa COVID dahil nung December dapat yung laban nila na hindi pa talaga nakarecover. Ano sa tingin nyo dito? No? Para sa akin po, ito yung para sa akin ha. And I'm just gonna look at the record. Record ngayon ni Ryan Garcia, 21 wins, 18 knockouts. Undefeated. 5-star boxer na po siya sa BoxRec. I believe na may lakas siya. Okay? I don't wanna say na walang effect yun. I don't really know yung sa COVID. I think talagang malakas talaga sa sumunto. Kasi 18 knockouts out of 21. Pagpalagay na natin na hindi magagaling sa boxing yung ibang nakalaban niya or hindi ganong katataas ang level, let me just rephrase that. Pero yung chin, yung intibay ng katawan, hindi naman na tuturo yan eh. Kung matibay ka talaga, matibay ka eh. You can improve on it, pero may mga inborn talaga na tibay eh. Kaya nga kasama yan sa boxing eh. Which is, sabi nga nila, itong si Ryan Garcia, malakas sumuntok, malakas ba siya, kaya niya ba tumanggap? Nakita natin na bumagsak siya. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin. Hindi pag-uusapan yung jaw niya, yung pagtanggap niya ng suntok. Ang pag-uusapan natin yung lakas niya sumuntok. Kita naman eh. Hindi lang yung lakas sumuntok. I think every punch that he throws, there's an intention to really hurt. Not just to score. And to really hurt and to put down his opponent. Yun yung nakita ko sa laban. Yun yung talagang bigay eh. Nakikita niyo yung practice na ginagawa niya sa training, yung left hook na yan. It's really lethal. Sobrang lakas. At ako, nabilib ako sa left hook, malakas yun. Hindi dahil sa COVID. Yun po ang aking paniniwala. At I think it would just improve and he would just get better. Huwag lang ma-injure, no? Dahil sa sobrang lakas minsan, baka magka-problema sa elbow, ay sa shoulder. So, ako naniniwala ako malakas. Kung kayo naniniwala din, i-comment nyo, pag-usapan natin yan. At kung hindi naman, at tingin nyo yung COVID or natsambahan lang, hindi talaga malakas yung katawan. Mind you, by the way, ha, first time man-knockout ni Luke Campbell. 3 beses siya natalo, pero puro decision. First time po niya bumagsak. Okay? Pausalud, Pauka Sports. Pag-usapan natin sa comment section. Mainit na usapan Ryan Garcia, Luke Campbell. Let's go. And by the way, kung hindi ka pa member ng aking channel sa YouTube, please be a member. Please click join. Konting support. And then sa Facebook naman, you can also be a supporter. You can also click join and be a supporter. Salamat po. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.